Roma chapter 6 verse 13 up to 23. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay. At ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ano nga, mga kakasalabaga tayo, dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo ay mga alipin niya o inyong tinatalima. Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Natapwat, salamat sa Diyos na bagamat kayo ay naging mga alipin ng kasalanan, kayo ay naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman. Sapagkat kung paanong inyong inahandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo ay laya tungkol sa katwiran. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahon niyaon sa mga bagay na ngayon ikinahihiya ninyo? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Datapot ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon. Amen, Lord Jesus.